Opo, Dr. Willy Ong ito. Sabi ko po, di ba, gagawa tayo ng mga political vlog eh, para at least diretso na yung balita sa akin mismo at hindi na kung merong mali-maling balita na nababasa po kayo. Ngayon po kasi, marami ako nakikitang mga post na nagsasabi na kukunin daw ako sa DOH or natanggap na ako sa DOH. Nakita ko nagba-viral sa iba-iba. Minsan kasi marami magpapa-viral eh. So, explain ko na lang, diretso ko na lang. Unang-una po, nililinaw ko, wala pang offer for DOH or any position from the incoming administration. Wala pa po. Wala akong natatanggap. So, yung mga nababasa nyo, na kung meron man nagpo-post sa TikTok, I think sa TikTok meron na natanggap ako. Ano po yun? Ano po yun? Fake news po yun, ha? Fake news. Pero kung tatanungin nyo naman ako kung meron magiging offer balang araw, diba? Kung meron tayong offer balang araw, eh pag-iisipan ko po maigi. Kasi, syempre, tinitingnan natin maigi. Ang goal ko naman ay maglingkod sa tao. Tao naman paglilingkuran ko. Yun naman talaga ang gusto natin. Kaya kung saan tayo lalagay ng Diyos, pag-iisipan natin maigi. Kung makakatulong tayo sa mas marami, gagawin natin. Okay? Alam nyo naman yung ugali ko, di ba? Hindi tayo naninira, tutulong lang. Actually, yan naman talaga yung plataforma ko. Yan naman ang goal ko talaga para sa inyo. Like yung mga cancer center, cancer hospital, di ba? Gusto natin. Para sa pandemic din, gusto natin may paglalagyan yung mga pasyente sa pandemic. Gusto natin bigyan ng mga maintenance medicine, lalo na sa liblib na lugar. Yan naman yung mga pangarap ko. Pagdating sa alternative medicine, gusto ko talaga palakasin yung alternative medicine natin, yung mga halamang gamot, diba? Lalo na sa mga malalayong lugar na talagang wala ng hospital. Tsaka yung tulong sa mga health workers. Pagdating sa pandemic, kung may darating man, lagi ko mabinabantayan, gusto ko, we want to live with it. Eh. Kailangan talagang parang tuloy-tuloy lang doon. Hindi na pwede puro lockdown. Yun. Pero ngayon, nasa private lang tayo. Siyempre, very limited ang matutulong ko. Naawang ako sa mga humihingi ng mga, may humihingi 600,000, 1 million. Para sa pangopera, wala po, hindi po kaya sa ngayon eh. Wala po akong source eh. Wala tayong source na malaki. Pero kung medical mission, vitamins, o libreng cellphone, kaya ko yun. Diba? O mga bigas, baka kaya ko. So, pasensya na. Hindi ko naman kasalanan. Diba? Kung wala tayong... Kasi pag nakaupo ka kasi talaga sa gobyerno, you have hundreds and hundreds of millions hanggang billions na ibibigay mo tulong po pwede. Sa privado, wala po eh. Marami pa rin ako bibigay, pero sobra liit, di ba? So, yun lang po. Nililinaw ko lang. So, para lang hindi magkaroon ng mga fake news, kasi binaviral ako eh. Pag nilagay yung mukha ko na ganyang balita, binaviral. So, ngayon po, wala pa. Ang meron lang, if ever, nag-send ako ng... 2 days ago, nag-send ako ng congratulations message pala kay Senator Amy Marcos. Sa kanya lang ako may contact eh. Even before pa, no, 2019 pa. 2019 pa kasi humingi ng tulong si Senator Amy sa akin. Tulungan ko siya sa health. Sabi ko nga, gawin mo tong Heart Warriors. Tulungan natin yung mga batang inooperahan. Batang may congenital heart disease, paoperahan mo ng libre. Para matuloy mo yung legacy ng nanay mo. Legacy ni First Lady Imelda na ginawa niya yung heart center. Merong picture si Imelda noong 1977, nagtutulong sa mga heart operation. Sabi ko, tuloy mo. At mabait naman Senator Amy, nagpa-opera siya nung last time, more than 100 na congenital heart disease, mga heart warriors, na pa-operahan niya using yung budget niya as senator. Malaking bagay yun. Actually, na-text ko siya, congratulations. Nagsagot siya ng napakaganda na sabi nga niya eh, kung anong matutulong ko in the future, tatawagin niya ako. Sabi ko, no problem. Pag kailangan nyo tulong, dito naman ako eh. So, yun lang po. Paglilinaw. So, thank you so much. Basta ganito po, magkakaroon tayo ng mga political vlogs kasi marami na ako alam sa politika para hindi na kayo malihis.
kung meron ako nakikitang bias o maling balita galing sa vlogger o baka sa mainstream media o galing sa ibang politiko, kokorek natin dito. Hindi na ako papayag na hindi ko makokorek. Diba? Akin naman to. Kailangan ituwid natin yung tama. Para yung alam ng tao, tama. Hindi tayo magkakagulo. Salamat po. God bless.